Parang tugon ni Dara. Oo, at di lang basta parang. Katumbas ito ng abilidad ng isang malakas na ermitanyo. At nararamdaman kong para sa iyo ang bagay na ito. Dahil alam kong di mo matitiis na gumawa ng paraan para pigilan ang bagay na ito. Pareho ang ginagawa ng ating mga kalaban. Magkaiba lang sila ng pamamaraan. Sagot ni Ilyana. Mga kabagis, umpisan ng pag-anahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat! Dahil sa nalaman ni Dara mula kay Ilyana, kinabukasan, agad niyang sinabi ito sa kanyang asawa. Dahil doon ay napilitang humingi ng tulong si Raymond sa kanyang mga tiyuhin. Pagdating nito sa kanila, nalaman nila na alam din pala ng mga ito na barang ang kasalukuyang nananalasa sa kanilang lugar. Gumawa na rin ng paraan ang mga ito upang kahit papaano ay masawatan nila ang salot na kumakalat sa baryo. Ngunit sadya itong malakas. Dahil oo nga't nagagawa nilang mapigilan yun, ngunit dilipas lang ang ilang araw, bumabalik ang mga yon ng mas malakas at mas marami. Napakarami nang napipinsala ng mga salot na yun, na halos makarating na rin sa karatig nilang baryo. Napakalakas nang may gawa nito. Kung sino man ito, alam kong di ito siguro yung tubig, kundi isa ito sa mga ruha. Wika ni Amores. Kailangan nating gumawa ng paraan para sila ay pigilan, kundi mapapahamak ang buong baryo. Dagdag pa nito. Ano ba kasi talaga ang kailangan nila? Bakit pa nila kailangang idaan sa ganito ang lahat? Kung kami talaga ang pakay nila, bakit di pa nila kami harapin? Sambit naman ni Dara. Simple lang, iya. Maaari kasi nilang gamitin ang mga ordinaryong tao para madali na lang makuha ang pakay nila. Gagawin nilang sangkala ng mga taong walang laban upang isuko ng taong pakay nila ang nais nilang makuha. Na isa sa kahinaan nating mga may tangan. Siyempre, hindi natin pwedeng pabayaan ang mga biktima nila. Kaya panghihinaan ng loob ang taong humaharap sa ganoong sitwasyon. Pero kung may paraan para sawatain natin sila, kailangan natin yung gawin. Dahil sa oras na sumuko na tayo, mas matinding kapahamakan ang ating mararanasan. Sagot ni Amores. Mula ng araw na yun, sama-sama silang naglibot sa kanilang baryo. At lahat ng madaanan nilang sakahan at tahanan ay pinupuksa nila ang mga salot na bumabalot doon. Sumasabay pa doon ang araw-araw na mahinang patak ng ulan. Hanggang sa isang araw, dahil sa patuloy nilang pagpuksa sa mga salot sa baryo, may nakainkwentro silang isang nilalang. Nakatayo ito sa gitna ng daan habang napapalibutan ng mga naglili parang mga insekto na naglalabas-masok sa kasuotan nito. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ni Raymond. Kaya nyo pa ba? Ibigay nyo na lang sa amin ang tangan ng kwintas ng babaeng yan at aalisin namin ang mga alaga ko sa buong baryong ito. Pero kung matigas kayo, idadamay ko lahat ng tao dito. At hindi lamang kwintas ang kukunin namin sa inyo, pati na rin ang mga katawan nyo. Sambit ng nilalang. Matapos makapag-uwi ka ng nilalang, kasabay noon ang pagpatak ng mahinang ulan. Sa sinabing yon ng nilalang, nagkatinginan silang lahat hanggang sa sumagot si Dara ng huwag niyong isangkala ng mga tao dito sa baryo. Dahil kahit anong gawin niyo, hindi namin ibibigay ang nais niyo. Hindi kami tanga para basta na lang ibigay sa inyo ito. Kung nais niyo tong kunin, paghirapan niyo.
matapang na wika ni Dara. Kung ganoon, maikling wika ng nilalang. Kasabay noon ang pagsisilabasan ng mga insekto sa katawan nito na mabilisang nagsikalat sa buong paligid. May mga umatake din sa kanila noon, ngunit di naman lumapat sa balat nila ang mga insektong yun. At sa pagkalat ng mga insekto, kasabay noon ang bigla ang pagkawala ng nilalang. Napalingon-lingon sila noon habang mabilisang nagsambit ng mga palipadhanging orasyon ang mga tiyuhin ni Raymond para pigilan ang pagkalat ng insekto sa paligid. Nagbitaw na rin noon ng orasyon si Raymond na isinaboy niya rin sa hangin. Matapos nila yung gawin, mabilisan silang bumalik sa baryo. Halos lahat ng tahanan doon ay nakasarado. Ngunit may mga nadaanan silang kalalakihan na nag-i-spray ng mga pamatay insekto. Nakaagad naman nilang inabisuhang pumasok na sa kanilang tahanan. Dahil sa hindi kayang patayin ng bagay na yun, ang salot na lumalaganap sa kanilang sakahan. Maliwanag pa ng araw na yun, subalit makulimlim ang kalangitan. Dahil sa mahinang pagbuhos-buhos ng ulan o pag-ambun-ambun nito. Nang masigurado na nila na walang tao sa labas ng tahanan nila sa baryo, bumalik sila sa tahanan ni Nadara. Ngunit habang binabagtas nila ang daan, nakakita sila ng mga bakas ng mga gabunan. Kaya agad nilang inilabas ang kanilang mga sandata para sa di inaasahang kaganapan. Marahan silang naglakad noon habang nakamasid sa buong paligid. Ngunit maya-maya lamang ay nagulat sila nang makarinig sila ng bangayan ng parang mga aso sa loob ng matataas na talahiban. At makalipas lang ang ilang sandali, tumilapon papalabas mula sa talahiban ang magkakapatid na kurkura kasama ng mga unlauna. Kasunod ng mga ito ay ang mga limang gabunan na nag-aangil habang labas na labas ang mga pangil. Marahang umatras ang mga ito at nang medyo malayo na ang mga ito sa kanila, biglang lumabas sa talahiban ang isang panauhin na nakatalukbong ng purong itim. Nang tumigil yon sa harapan ng mga gabunan habang nakatitig sa pangkat ni Nadara sa kinatatayuan ni Goryo sa paanan nito. Animoy mayroon doong bukal sapagkat bumabalong mula sa tinutungtungan nito ang malakas na daloy ng tubig. Kasabay pa noon ang pag-akto ng mga kurkura na parabang nalulunod sa tubig ang mga ito. Kaya naman agarang nagpalit ng kaanyuan noon si Dara at mabilis na sinaklulohan si Namanong Ansing. Ngunit dalawa agad sa mga gabunan ang sumalubong sa kanya ng pagsugod. Kaya naman napasigaw nun si Raymond nang, "Mal!" Kasabay ng pagbunot niya ng katana sa kaluban nito, nakaagaran din namang nagliyab. "Nakakamangha talaga ang kakayahan ni Hermes na nakapaloob sa katanang hawak mo, binata." Nang magpanlapat naman sa ere si Dara at ang dalawang gabunan, nagulat silang lahat. Nang tangayin ni Dara ang dalawang gabunan habang nakatarak sa katawan ng mga ito ang karambit. Mabilis na dinarag ang mga yun ni Dara sa lupa. Ngunit agad na napaatras si Dara nang may sumapak sa kanyang isang nilalang na nababalot ng kaliskis ang buong katawan. Hindi katawa, hindi rin siyokoy, ngunit isa yung birbiroka. Sa pagkakakita doon ni Raymond, mabilis siyang umabante para saklulohan ang kanyang asawa. Subalit agad niyang iniharang ang kanyang katana nang agaran niyang mapansin ang isang bagay na malapit nang tumama sa kanya.
isang tungkod na mula kay Goryong tubig. Dahil doon, napaatras si Raymond at nawalan ng balanse. Kaagad naman siyang sinalo ng tiyuhin niya noon upang di siya gumulong sa lupa. Subalit ng laki ang mga mata ni Raymond nang mapansin niya na tila ba napakalakas ng ulan kung nasaan nakatungtong si Goryong tubig. Yung tipong kung saan ito nakatayo, dun lang umuulan. Tila kasi ng oras na yun nang mag-umpisa ang labanan sa pagitan nila, napansin niya rin ang tila pagkasunog ng konti ng kanyang balat sa braso na nabasa ng tubig na taglay ni Goryo. Mukhang mahina ka lang, bata. Nakakasigurado akong madali ko lang makukuha ang katana mula sa'yo kahit tulungan ka pa ng tatlong bugok mong mga kasama. Salita ni Goryong tubig. Tama lang, Satsat. Goryo, bakit di mo nalang subukan kung kaya mo? Maraming taon na ang lumipas nung huli namin kayong nakaharap, kaya marami na ang nagbago. Huwag mo kaming maliting mga higlikas. Di mo alam kung anong kaya namin gawin. Tugon naman ni Amores. Oh, alam ko, Amores. Oh, tama ka. Maraming taon na ang lumipas, ngunit marami na rin nadagdag sa aking kalaman. Kaya sa tingin nyo, kung kaya nyo ako, bakit di pa natin simulan ang laban? Apat laban sa isa at lima laban sa isa. Uwi ka ni Goryong tubig, sabay turo kay Dara. Idagdag mo pa ang aking alagang birbiroka. Dagdag pa nito. Ngunit paglingon ni Goryong tubig, siya naman ang nalaki ang mga mata nang makita niya na nilalapa na ng hamong ang isa sa mga gabunan. Habang ang isa ay ibinabalibag ng kaliwat kanan ng isang malakalabaw na nilalang, ang daghamon, dumating pala ang malalakas na kaibigan na aswang ni Dara. Ngunit ang mga kurkura ay wala pa rin mga malay ng mga oras na yun dahil sa parusang iginawad sa mga ito ni Goryong tubig. Habang si Dara naman ay kinakalaban ng birbiroka na alipores ni Goryong tubig, nahihirapang patamaan ito ng solidong atake ni Dara. Dahil sa tuwing magagawa niya itong sukulin, nagagawa nitong maging tubig at muling lilitaw sa ibang direksyon. May mga galos na rin noon si Dara, at kahit taglay na niya ang kapangyarihan ni Ilyana, di niya magawang pataubi ng birbiroka. May kung anong presensya itong taglay na halos katumbas ng abilidad ni Ilyana. Di niya masigurado, pero alam niyang nagtataglay ang birbirokang yun ng presensya ng demonyo. Mabilis kasi na naghihilom ang mga sugat nito sa katawan. Dalawang beses na mas mabilis kaysa sa paghihilom ng mga sugat ni Dara. Dara, ang halimaw na yan ay nagtataglay ng abilidad ng bakunawa. Mag-iingat ka. Nasa lupa pa yan. Ganyan na siya kalakas. Lalo na kapag nasa tubig yan. Pero alam kong may kahinaan din yan. Yun ang kailangan nating malaman. Salita ni Ilyana sa isipan ni Dara. Nang marinig yun ni Dara, pinagmasdan niyang maigi ang nilalang, at doon niya napansin ang dahang-dahang paglalim ng paghinga ng birbiroka. Napansin niya yun nang makita niya ang sunod-sunod na paghinga nito gamit ang hasang nitong nasa likuran ng tenga. Alam ko na, Ilyana. Mas madali silang mapagod pag nasa lupa sila. Kailangan lang nating maging maingat at iwasan ang atake niya. At kapag narating na niya ang limitasyon niya, tsaka natin siya gagantihan ng pag-atake. Sagot ni Dara kay Ilyana. Kaya naman puro pag-iwas ang ginawa ni Dara nang atakihin siya ng pagkalmot at pagkagat ng birbirokang yun. Iniiwasan din nila ang buntot nito dahil sa nagtataglay yon ng makamandag na likido. At sa ilang minuto nilang paglalaban, halos magkabingaw-bingaw ang karambit ni Dara
Dahil sa pagsalag ng mga atake ng Birbiroka, ngunit ilang sandali pa, biglang napaluhod ang Birbiroka sa lupa nang dahil sa kinakapos na ito sa paghinga. Kaya naman, agad na kumilos si Dara para ito ay tapusin. Ngunit nang may pagkakataon na siya para pugutan yun ng ulo, bigla na lang itong naging tubig. Kasabay ng paglitaw nito sa tabi ni Goryong tubig. Samantala, sa pagitan naman ni Raymond at Chuhin niya, laban kay Goryo. Nag-ubusan sila ng espiritual na kakayahan gamit ang mga orasyon. Napakalakas ng mga inkantasyon na binibitawan ni Goryong tubig na kailangan pa nilang magtulong-tulong na apat upang yun lamang ay salagin. Hanggang sa di sinasadyang mausal ni Raymond ang kidlat ni Metatron na turo ni Jacob sa kanya. Pagbato niya nito kay Goryong tubig, bigla yung napasigaw kasabay ng bahagyang pag-usok ng katawan nito. Maging ang mga tiyuhin niya noon ay nagulat sa kanyang ginawa at halos matigilan sa kanilang ginagawa. Pamangkin, saan mo natutunan ang mga orasyon na yan? Ang kidlat ni Metatron? Tanong ng kanyang tiyo Amores. Ah, sa sinasabi niyo Chong na dibinong antingero ng silay. Sagot ni Raymond nang mabilisan, ngunit agad na naagaw ang atensyon nila nang mapansin nila ang papasugod na gabunan sa kanila. Agad yung sinalubong ng isa niyang tiyuhin habang nagbabato ng pantigalpo. Nang di na makagalaw ang gabunang yun, may ibinulong dito ang mga tiyuhin ni Raymond. Patayin mo ang mga kasama mo. Salitang ibinulong ng mga tiyuhin ni Raymond sa kanya kasama ng malakas na orasyon para utusan ang katawan ng gabunang yun na atakihin ang kasama nitong maging Goryong tubig. Matapos yung gawin ng kanyang tiyuhin, mabilis na sumunod ang gabunan dito at isa-isang inatake ang mga kasamahan nitong gabunan. Ngunit dahil sa ginawa ni Raymond nang gagalaitin na sa galit si Goryong tubig. Talagang sinusubukan niyo ako, mga tampalasang higlikas! Sigaw nito. Kasunod ng sunod-sunod na pagbigkas nito ng mga orasyon. Matapos yung gawin ni Goryo at nang lumitaw sa tabi niyang Birbiroka, mabilis itong sumanib sa kanya kasabay ng pagkakaroon ng limang kopya ng kanyang sarili sa paligid. Halos balutin na ng makakapal na kaliskis noon si Goryong tubig kasabay ng paglitaw ng isang kumikinang na kulay berding kaliskis sa dibdib nito. Ha? Ang kaliskis ng bakunawa? Sinasabi ko na nga ba? Wika ni Ilyana sa isipan ni Dara. Ang mga lumitaw na kopya ni Goryong tubig sa paligid ay halos kamukha rin ng anyo nito. Ngunit merong naiiba sa mga kopya ni Goryo. Walang kaliskis ang bakunawa sa dibdib. Ngunit, Pamangkin, mga kapatid, huwag niyong mamalitin ang kakayahan ni Goryong tubig. Ngayon pa lang natin nakita ang kakayahan niyang ito. Kaya mag-iingat kayo! Salita ni Amores. Subalit, para bang kontrolado ng katana ang isipan ni Raymond dahil nagbitaw siya noon ng isang orasyon na hindi niya alam kung para saan. Kasunod noon ang pag-apoy ng kanyang mga braso na dali-dali naman niyang inapula, subalit di yun nawawala. Pero ang ipinagtataka niya lang, di niya nararamdaman ang init nito hanggang sa... Iha,
nasa'yo na ang mga kaalaman ko. Kaya magagawa mo na rin panghawakan ang abilidad ng apoy. Ito lang ang tanging paraan para magabi natin si Goryo. Kaya kumilos ka na. Limitado lang ang oras mo sapagkat di pa perpekto ang koneksyon nyo ng mutya ng apoy na nakahalo sa talim ng katanang ito. Salita ni Hermes sa isipan ni Raymond nang marinig niya yun. Mabilis niyang sinugod si Goryong tubig. Kasabay naman noon ang pagsugod ng mga tuhin niya sa mga kopyang imahe ni Goryong tubig. Nang masaksihan ni Dara ang mga pangyayari, mabilis siyang kumilos para tumulong. Agad niyang hinarap ang dalawang kopyang imahe ni Goryong tubig. At nang salagin niya ang pag-atake ng mga ito, napagtanto ni Dara na halos kapantay yon ng lakas ng Berberoka. Kaya medyo nag-alangan siya na harapin ang dalawang yon. Kaya naman, agad na sumipol si Dara para tawagin ang hamong. Nang marinig ng hamong ang pagtawag niya, kisap matang lumitaw ito sa halili niya. Kasabay ng mabilisang pagsugod nito sa nilalang. Kaya naman sumugod na rin si Dara para kaharapin din ang isa pang peking imahe ni Goryong tubig. Alright mga kabagis ko, yun ang tindi ng labanan. Medyo nabitin tayo. Pero yun muna sa ngayon mga kabagis ko. Wala pa rin tayong shoutout sa ngayon. Salamat sa suportang tunay.